fitness. Hindi po ako nagsalita dito para magpasikat. Nagsalita po ako para po sa mga ibang influencer at sa mga ibang pumapasok at papasok pa lang. Sa tutuusin mga ka, ako po ang mas nakakakilala sa kanya kasi mahigit 1 year na po akong naging artist niya. Akala ko po naging okay na po kami kasi akala ko po nagbago na po siya pero hindi pa pala. Kasi may mga nababalitaan pa din ako at nagsusumbong sa akin na tungkol sa kanya kung ano daw siya, kung ganito ba siya o ganyan ba siya. Kaya sinasabihan ko din sila para ma-aware din sila, diba? Dahil dun sa sinasabing mall show, dalawa po talagang kwarto kinuha nun. Kasi sa kabilang kwarto kami, then sa kabila yung mga nila. Yung mali lang po niya, kasi sinasabi niya po kasi sa amin kung ano yung ginagawa nila sa kabilang kwarto. Nagulat na lang po kami sa kinakaumagahan sa mall show namin, wala nang energy yung mga artist. Gusto rin mag-voice out ng experience ko sa manager na yun. Yes po, opo, tama kayo. Wait lang, natatawa ako eh. Pero may experience ako sa kanya. Hoy, wait lang, ninawin ko. Walang nangyari. Walang looks na naganap. Okay? Muntik lang. Muntik lang. So, ayun. Siguro kilala nyo naman kung sino siya. Dahil siya ngayon ay nababash dito sa katiktokan. Dahil sa kanyang kalibugan. So, nangyari ito 2 years ago. 2 years, yeah. 2 years. So, kilala nyo siya. Ibigay ako ng clue kung hindi nyo siya kilala. Ganto siya. May liksa maganto. Guys, I'm looking for small TikTokers, 1 million followers. Din ako na-encounter sa manager na to. Sikat siya. As in, meron siyang mga sikat na TikToker na hawak. Nag-chat siya sa akin na mag-send ako ng picture ng whole body para daw makita niya kung gaano ako katangkad. 6'11 kasi ako, so parang gusto niya daw yung mga ganun. Tapos gusto niya na mag-send ako ng anything na makakapagpasaya daw sa kanya para daw magawa niya ng paraan, magkaroon ako ng collaboration with sa mga TikTokers yung malalaki talaga yung followers. Then, di ko na siya pinansin kasi like, hello, di ko naman kailangan. Eh, yun lang guys, totoo siya. So, ingat kayo palagi. Ayun, sa mga issues, ba't pag mag-manager na issue, ako laging sinasabi nyo. Kung mag-i-issue man kayo, kailangan nyo ng pruweba. Huwag yung sasalita lang, guys. Kasi pag salita lang. Paano pag sinabi kong ganito, ganyan, para salita lang. Wala din namang evidential videos, pictures, or what. Wala. Hence, invento kang kwento. Magtanong kayo sa mga artist ko ngayon. Tanungin nyo sila kung paano siya nakapasok. Hindi yung ganyan. Ano yung JM? Ang ingay mo, ha? Kailangan ko na. Nang ano? Nakakaloka lang kasi ang toxic dito sa TikTok. Wala sila pinapatulan kasi pag pinatulan ko sila baka maging ka-level ko sila. Ano ba yung paninira nyo? Hindi nyo ako mapapabagsa. Love lots! Okay guys, so ayun, kakapost ko nga lang ng mga audition video, pa-audition kanina and may video na naman napapansin na basher na gumagawa ng kung ano-ano and ayan. So, mag-ingat-ingat sa mga content mo kasi baka yung content mo nyan pwede mong ikapahama kasi pwede kang makulong sa mga ginagawa mo. Ayan. And payo ko lang sa mga TikTokers dito na bago kayo gumawa ng content, pag-isipan nyo mabuti. Kasi pwede nyo rin ikapahamak yung mga ginagawa nyong contents, guys. Di lahat ng contents tama. Tandaan nyo yan. Oo, sisikat ka dahil sa content na yan, pero kulong ka naman. Alam na, pag ang mga tinira mong mga tao, yung mga mapepera, baka maloka ka. Tapos iiyak-iyak ka pag nakulong ka, magsisisi ka sa huli. So ngayon, tignan na lang natin sa mga taong mga bashers dyan. Good luck and God bless. Love lots. Hello guys. So, kailan lang kumuta yawa. So, dyan, dami nagsasabi dyan na, hoy, pakita naman ng pruweba. First of all, I definitely have a proof. But dyan. Alam nyo kung ano mas maganda sa proof? Witnesses. Wala akong witness dun sa may nakaganyan siya sa video call ha kasi kami lang dalawa na sa kwarto nun. May witness ako sa kung mga anong nangyari bago ang mall show namin. Rawr! Kung anong ginawa nila sa kwarto kasama ng mga bagong artists. Kung ilang round sila nag-ano. But guys, I'm not doing this to expose him, her, them. I'm doing this para mag-step up na yung mga nabiktima din. Kasi walang mababago kung hindi kayo mag-i-step up. I know madami kayong mga nabiktima ng mga ganitong manager. So, it's your time to step up.
So yun lang no, ayoko na magsalita, baka atakihin siya sa puso, Zay. Okay, bye-bye. Ay, so ayo sa mga issues. Ba't pag mag-manager na issue, ako laging sinasabi nyo. Kung mag-issue man kayo, kailangan nyo ng pruweba. Huwag yung sasalita lang, guys. Kasi pag salita lang. Paano pag sinabi kong ganito, ganyan, para salita lang? Wala din namang evidensya, videos, pictures, or what. Wala. Hence, imbento kang kwento. Magtanong kayo sa mga artist ko ngayon. Tanungin nyo sila kung paano siya nakapasok. Hindi yung ganyan. Yung JM, ang ingay mo, ha? Kailangan ko na. Nang ano? Ayun, nakakaloka lang kasi ang toxic dito sa TikTok. Wala sila pinapatulan kasi pag pinatulan ko sila, baka maging ka-level ko sila. Anong gawing paninira nyo? Hindi nyo ako magpapabagsak. Love lots! Ayun guys, so ayun, kakapost ko nga lang ng mga audition video, pa-audition kanina, and may video na naman napapansin na basher na gumagawa ng kung ano-ano, and ayan. So, mag-ingat-ingat sa mga content mo kasi baka yung content mo nyan pwede mong ipa-ikapahama kasi pwede kang makulong sa mga ginagawa mo. Ayan. And payo ko lang sa mga TikTokers dito na bago kayo gumawa ng content, pag-isipan nyo mabuti. Kasi pwede nyo rin ikapahamak yung mga ginagawa nyong contents, guys. Hindi lahat ng contents tama. Tandaan nyo yan. Oo, sisikat ka dahil sa content na yun, pero kulong ka naman. Alam na, pag ang mga tinira mong mga tao, yung mga mapepera, baka maloka ka. Tapos iiyak-iyak ka pag nakulong ka, magsisisi ka sa huli. Ngayon, tignan na lang natin sa mga taong mga bashers dyan. Good luck and God bless. Love lots. But pag mga issue sa manager, ako agad, wala kayong pruweba. Kailangan pa ba ng pruweba? Eh, ang dami nang nagsalita. Tapos nag-turn off ka pa ng comments. Ibig sabihin, guilty ka. Hi, so gusto kong pag-usapan ngayon yung manager-artist issue. So, if ever meron kayong kwento about sa manager ninyo na hinaras kayo, may sexual assault na nangyari, hinihiyaan kayo ng nudes, minor pa kayo tapos hindi nyo naman gusto, or kahit hindi kayo minor, or kahit legal age na kayo, huwag kayong mahiyang ikwento yung kwento ninyo. Kung may nangyari man sa inyo, alam ko mahirap na ikwento yung mga ganyang klaseng bagay na nangyari sa inyo, pero kung if ever hindi nyo kaya, sabihin nyo sa akin, ako ang magsasabi. Kung hindi nyo gusto mapangalan, okay na lumapit kayo sa akin. Kasi marami ng mga small TikTokers na naglalabas ng mga kwento nila, pero ang nangyayari, hindi sila masyadong pinapansin. Kasi mga bata yung mga audience nila, or mga walang pake yung mga audience nila. Ngayon, ginagamit ko yung platform ko ngayon para mas mabigyan ng mas malakas na boses yung mga nangyayari ngayon. I'm so sorry sa mga big creators na alam naman yung nangyayari, tapos walang sinasabi, mga wala kayong bayag. This video is all about sa manager na ini-issue ngayon dito sa TikTok. Para sa mga naging victim ng manager na to, walang mali sa ginagawa nyo na i-voice out kung ano man yung experience nyo para hindi na maulit to sa susunod or mangyari to sa iba. Sobrang sensitive ng accusation sa manager na to. And for sure, hindi naman i-voice out to ng tao kung hindi naman talaga nila na-experience. And para sa mga victim, make sure that you have concrete evidence para in the end, hindi kayo mababaliktad sa kaso. And wag natin sisihin yung mga victim kung ngayon lang nila ito nilabas. Kasi kahit ako, yung na-experience ko ang sexual harassment, natakot ako i-voice out agad yun kasi natatakot akong i-judge ng tao. Hindi ganun kadali i-voice out yung ganung experience. And para sa mga small TikTokers, wag na wag nyong ibebenta yung dignidad nyo para sa kasikatan. Mas okay na yung pinaghirapan mo kung nasaan ka ngayon kaysa nag-shortcut ka sa maling paraan, okay? Have a nice day, lalong-lalo na si manager. Ayun. Wala akong masabi, sabi ko, yeah. Sabihin kong oo. Kung nag-send ako, wala na kayong pake doon kasi may body, may rules. BB Boy, alam mo naman siguro kung anong pinag-uusapan, at ang pinag-uusapan is yung inappropriate behavior ng manager sa kanilang mga talents. So kung sasabihin mo, it's my body, it's my choice, it doesn't apply to the situation. Kasi yung situation is may power play. Nangyayari is may grooming at saka napaperpetuate or hinahayaan nyo lang yung kultura na ganun, which is mali. Okay, sabihin natin naging decision mo yon, ikaw yan, nagawa mo yon. I don't judge you as a person. Gina-judge ko yung opinion mo about dun sa situation kasi hinahayaan mo nangyayari yung mga ganitong klaseng bagay na hindi naman dapat. Number one, boss mo yan. Bakit ka magsasend ng
something na ganun, di ba? Hindi nagiging professional yung environment at hindi nagiging fair yung nangyayari sa workplace. Sana nagjo-joke ka lang kasi hindi maganda yung joke mo at kung totoo man yung sinasabi mo, nakakanginig balahibo kasi hinahayaan nyo lang yung gantong sitwasyon na makapag-groom or makapag-sexual harass yung mga managers. Diba? Kung isipin mo yung kultura na to, nakaka-traumatize para sa taong makaka-experience. Ano kong sabihin ko? Okay, napanood ko ang video ni Sasa at ni Icha na humihikayat sa biktima ng isang manager na lumantad at sabihin ang kanilang mga istorya. We just wanted to add that if it feels unsafe for you to speak out, then we will do it for you. Send us screenshots, your stories. We will do anything we could using these platforms to make this person accountable. Know that your story is valid and legally, we can persecute this person para wala nang sumunod na biktima katulad sa inyo. Mahirap man gawin, pero isipin ninyo pag ginawa nyo ito, maproprotektahan natin ng marami pang ibang tao. And I also wanna call men na nagsasabing, not all men kasi biktima rin ang mga lalaki. Ito ang panahon kung kailan kailangan kayo. Dahil ang energy nyo, dapat pinubuhos ninyo sa pagprotekta sa iba ring lalaki, hindi para ibaba ang mga babae. Yun lamang, please speak up, your stories are valid, we can do this. Wait lang, I'm sure mapa-DDS or mapa-Dilawan will agree. O kung may mga apolitical man dyan. It doesn't make sense na we promote this kind of message. Parang sinasabi mong huwag kalabanin ng mga mayayaman dahil hindi kami mananalo. Okay, sige, it does happen. Pero I don't think we need to promote it. Girl, you are encouraging people to shut up. You are encouraging people to be afraid to speak up about truth. Eh, para mo na rin kinalaban ang buong Pilipinas niyan. I mean, I'm not a basher. I'm not even doing this for clout. Kasi kung ginagawa ko yun at binabash kita, I'd stay to the issue. Hindi itong statement na sinabi mo. I can't let this slide if it came from someone. Pero girl, let me remind you that you are a manager working with different brands and you are working with content creators. I'm sorry to say, but I think you need to grow up, not just a manager, but as a human being. Anak, matulog na sabi eh. Wait lang po, ma, matutulog na. No to malibog na manager, hashtag cancel toxic management. Matutulog na po. No to malibog na manager. Baka duran ko ang best. No to malibog na manager. No to malibog na manager. Hashtag cancel toxic management. Hashtag no to malibog na manager. Ganon. Dapat ganon. Huwag ka nang paliwanag. Hashtag cancel toxic management. Pahinga nyo na yan. No to malibog manager. Cancel toxic management. No to malibog na manager. No to malibog na manager. Hindi ko na i-mention yung kanyang pangalan. Basta isa siyang manager. Katotohanan lang to base sa aking naging experience nung nasa kanya pa ako. Year 2019. Pinakilala siya sa akin nung kaibigan ko. Kasi naghahanap siya kuno ng guest niya. Eh, syempre, G ako kasi may mga sikat na akong makakasama. Eh, nung mga time na yon nasa 14,000 yung followers ko dito sa TikTok. Eh, di ako, syempre, G. Nasa isip ko nun, ah, baka ito na yung makakatulong sa akin. Kaya, sige lang. So, ayun na nga. Nag-meet kami sa San Carlos. Kasama yung kaibigan ko na nagpakilala sa kanya. Storytime Part 2. So ayun na, nagkita kami. Dinala niya kami sa restaurant ba yun? Galante? Oh my god. Mayaman kuno. Ay, dumating na nga yung time na uwian na. Uwian na. Inad ko siya sa Facebook. Inaccept niya. Nag-chat kaming dalawa. Kasi yun nga, manager siya. Naghanap din ako ng manager. Manager ko, no? Naghanap din ako ng manager ko. Hindi ko alam, magpupunta ako sa maling manager. Kaya may trauma ako sa mga manager. Ipapakita ko sa convo namin. Alam kung anong pinag-uusapan namin dito. Basta alam ko, gusto niya. Gusto niya yata super sweet ako sa kanya. Hindi lang sweet, super duper sweet. Grabe, no? Grabe siya. So yun guys, dumating na nga yung time na pupunta ako sa bahay nila. Sa bahay ni Big Brother. Big Brother pa nga. Oh, huwag kayo masyadong ma-issue ha. Wala akong binabanggit na pangalan. Nagkikwento lang ako sa nakaraan ko. Mga 1 week, okay naman. Walang naging problema. Ang ganda. Ang ganda nung pagtira ko doon. Sa pagkain, masasarap. Walang problema. Pero. Mga 3 weeks na. Mga 4, mag-isang buwan. Mga isang buwan, sabihin na isang buwan. Eh,
medyo umaano na, parang alam niya na. Pero kanina pa ako natatawa kasi pinablock niya ako sa mga alaga niya. Ayaw niyang ipaalam yung katotohanan. Wala akong binabanggit na pangalan. Oh, sheesh. So yun, matutulog na nga. Gusto niya tabi kaming dalawa. Oh, sheesh. Ayun na nga, may kumagapang. Kamay ba yun? O daliri? Pag-aalisin ko yung kamay, magagalit siya. Kung hindi magagalit, magtatampo. Eh ako, ayaw ko. Baka si palayasin ako sa bahay ni kuya. Ganon, pinilit ko matulog nang nakatalikod. Hindi ako sanay. Para lang hindi mahawakan si Junjun. Kinaumagahan nun, napansin ko. Hindi niya ako pinapansin. Nagtatampo. Hindi nahawakan si Junjun. Kaya pinilit ko umuwi ng umaga nun. Para kumuha ng damit. Tas inopen ko sa kanya sa chat nung nasa bahay na ako. Ito yung konbo namin. Sabi niya sa akin, kaya na magbasa at paki-stop na lang. So ayan guys, sabi ko, sige mami, sorry. Baka hindi lang ako sanay. Naiilang ako, ganon. Sabi niya sa lahat ng alaga niya, okay lang daw sa kanya yung ganon. Okay lang daw sa kanila. Na... si Junjun. Pahawak naman si Junjun. Yun nga guys, sabi niya sa akin, okay lang daw sa mga alaga niya yon. Hindi daw problema sa mga alaga niya kahit hinahawakan niya yon. Oh, shit! Pero sa akin, problema yon. Pero hindi ko masabi sa kanya. Although sinabi ko naman, kaso mukha talaga siyang Junjun. Ewan ko kung ba't mahilig siya sa Junjun, eh may Junjun naman siya. Junjun! Come to mama!